magandang na uri ng ehersisyo. Lakas at tatag, sinusubok, hinihinam. Bali, ang kettlebell workout kasi, mabilisan siya, tapos lahat nakukuha mo. Ito, 30 minutes lang, dami mo na magagawa. Ehersisyo makapagpapaganda ng katawan at ikabubuti ng kalusugan. Ito po si Paring Ray. Kumpleto at siguradong epektibo. Yan daw ang maipapangako ng ehersisyong ito. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Ang natanggal ngayong gabi sa ating Kasangga mo, Langit. Sa pagpasok ng bagong taon, pangkaraniwan na paggawa ng listahan ng mga New Year's Resolution. Kadalasan, dahil sa sunod-sunod ng mga pagdiriwang sa nakaraang kapaskuhan, marami ang nakakaranas ng dagdag na mga timba. Sulit yung training. Kaya naman, isang pagpapayat sa mga isinama sa listahan ito ng ating New Year's Resolution. Para sa mga naghahanap ng mabilis at epektibong paraan ng pagbabawas ng timbang, paring kettlebell ang solusyon. Dito sa L3F Gym sa Marayaki, inabutan namin ang pagsisimula ng tinatawag nilang Snatch Fest, isang kompetisyon ng mga nagsasalay sa kettlebell. Ang may pinakamaraming beses ng pag-i-snatch ang tatanghaling kampiyon. Ang head coach ng L3F Gym na si Timothy Aison ang nanguna sa pag-organisa ng kompetisyon ito. Guys, thank you sa pagpunta. Dito sa mga mag-snatch, isipin niyo siya as, huwag niyo siya isipin as a competition. Isipin niyo siya as para sa galingin niyo yung sarili niyo ng 5 minutes. Kuha kayo ng personal record. Ang sports na kettlebell ay nagsimula sa bansang Russia. Gamit dito ang kettlebell, isang uri ng weights na pabilog ang hugis at may hawakan. May iba't ibang bigat ang bawat kettlebell at may iba-iba rin paraan ng pagbubuhat dito bilang ehersisyo. Ano ang nagustuhan mo sa kettlebell workout? Pabilisan siya, tapos lahat nakukuha mo. Imbis na magbuhat ka ng isang body part lang, tapos tatakbo ka pa, kailangan mo na dalawang oras doon, di ba? Ito, 30 minutes lang, dami mo na magagawa. Tapos, naka-addict pa siya kasi yung skill na kailangan mong gamitin, mataas. So, habang nagbubuhat ka, pinag-aaralan mo actually yung movements, tsaka exercise. So, imbis na mag-workout ka lang para lang sa wala, nag-workout ka para may naaasinta ka na, uy, pwede akong mag-compete. So, yun, medyo attractive siya sa akin and attractive siya sa mga estudyante rin natin. Eto siya dito, make sure na buong kamay mo yung nakapasok. Tapos, yung buong bola ng kettlebell, lagay mo sa braso mo. Ayon kay Coach Tim, kompletong workout ang mari makuha sa pagsasalay gamit ang kettlebell. Ano yung benefits na makukuha mo kung sakaling pumasok sa kettlebell training? Ang pinakamagandang benefit kasi ngayon na nakukuha ng tao, lalo na usong-uso ngayon, umupo. Computer, manood ng TV. Ang totoong paana ng tao ngayon, puwet eh. Yan, nakaupo tayo ngayon. Lagi nakaupo yung tao. So, ang tendency, kumuba. Ang pinakamagandang benefit ng kettlebell, pinapaganda niya yung upper back at lower back. And pinapalakas niya yung legs. So, kumbaga sa madaling salita, pinapaganda ng kettlebell yung posture. Pangalawa, syempre, cardio at muscle. Yung muscular balance. Efficient siya. Kumbaga, makukuha mo lahat. Imbis na ipaghiwalay-hiwalay mo, magte-treadmill ka pa para sa cardio, bubuhat ka pa, eto pwede na ispag-isa. Bukod sa kompletong workout, simple lamang, matututunan ka agad ang mga ehersisyo sa kettlebell. Ilang exercise ba yung nakapalong sa kettlebell training? Sa kettlebell training, sa totoo lang, alam mo, maraming exercises ng kettlebell eh. Pero ang pinakamaganda, mag-focus ka sa basic. Mahigit kumula mga 30, 40. Masterin mo yung 30 to 40 na yun, all set ka na. Sabihin natin mga 10 to 15 sessions para talagang medyo mapino mo yung basics. Siyempre, hindi 10 to 15 expert na expert ka na. Pero safe na, safe yung form mo. Maka-exercise ka na.
man o pipili ng edad o body type ang sports na kettlebell. Para sa lahat ba ito? Sport na ito? Para sa lahat? Oo, para sa lahat. Masasabi ko para sa lahat. Ano lang siya, medyo specialized lang siya, pero para masasabi ko para sa lahat. Nakaka-addict siya. Bungod dito, konting oras lamang ang kinakailangan mong gugulin sa pag-workout. Gustong-gusto ko sa kasi siya. Kasi nga, siya yung pinaka-efficient, pinaka, kumbaga, bang for your buck eh. Kumbaga, ito yung pwede mo ituro, ang dami mo na ma-achieve. Lalo na ngayon, kasi ngayon, medyo traffic, wala nang oras yung mga tao. Minsan, ang kailangan ng tao, 30 to 40 minutes eh. So, 30 to 40 minutes na yun, sagad ka na nun. Kagaya ng martial arts, mayroong mga level ang mga nagsasalay sa kettlebell sport. Oh, bali may tinatawag na rank system. May black belt, may red belt, may brown belt. Ang pinaka mataas ngayon sa Asia, apat kami. Brown belt, wala pa masyado nakaka-black. Ang tawag doon sa black belt, master of sport. So ngayon, currently, apat pa lang yung parang before mag-black belt. Candidate master of sport yung tawag sa kanya. Oh, kasama ako isa. Bali, dalawa yung Pinoy, pero yung isa na sa States. Inamunahan ni Coach Team ang pagbuo ng grupo na makasasali sa competition sa ibang bansa. Last year, tinry ko mag-assemble ng Philippine team na magko-compete sa Singapore. Last year, nag-compete kami sa Singapore at sa Bangkok. And dagbag actually tayo ng total of 4 na gold medals. May ano tayo, kumbaga nananalo tayo. Maganda kasi yung pampinoy ang kettlebell. Pampinoy siya. Ano siya eh, ang Pinoy kasi malakas. Pero at the same time, maliit. Kasi may weight class siya eh. Nice nyo ba ang sumuka ng sport nito? Alamin ko anong dapat gawin sa muling pagbalik ng Kasangga mo, Langit. Kasangga mo ang Langit. Ang sport na kettlebell ay sinasabing mainam sa pagpapalakas ng katawan. Subalit dahil sa gawa sa mabigat na bakal, iba yung ingat ang kailangan sa sport na ito. Medyo na nawawala pag medyo ano na. Nandun ka na sa medyo crucial minutes. Yung ganitong klase ba ng workout kinakailangan ng tamang pag-coaching or pwede mong gawin na lang ito basta sa bahay? Oo, bali, ang unang tinatanong sa akin, uy, sila lang, parang binabato niya, hindi ba delikado yan? Delikado siya kung hindi nyo alam yung ginagawa nyo. Number one, kailangan talaga yung form. Hindi, masasaktan ka talaga. So mo yung nagpo-coach ay medyo napag-aralan na at saka medyo nagalaw na nila yung kumbaga nakapag-kettlebell na talaga sila. Coach, ano yung common mistakes na ginagawa ng iba mga nag-training ng kettlebell? Ang kettlebell kasi, isipin mo, bakal yan eh. Ang gusto nilang gawin, yung pinakamabigat agad. Hindi ka naman makakapag-perfect ng basics kung masyado mabigat agad. Gusto mo, pinuhin mo muna lahat. Yun, bago makamagpabigat. Marami na ang sumubok na magsanay sa kettlebell sa L3F gym at unti-unti na itong nagiging popular. So far, kamusta naman yung feedback ng mga sumubok na dito sa kettlebell gym? Alam mo, sobrang swerte ako dun sa mga tao na sumubok ng kettlebell kasi hindi ko na kailangan pilitin yung tao. Siguro nakikita nila habang ginagawa nila yung exercise, nakikita nila yung legitimacy. Uy, pumapayat ako, uy, pinapawisan ako. At the same time, parang, uy, gumaganda yung quality of life ko kasi hindi na masikip yung katawan ko, malakas yung ano. Tsaka kung kanyari, atleta, gumaganda yung laro. Isa si Cheska Alvarez na nagkasanay sa kettlebell sa L3F gym. Nag-start ako last year, bale 1 year pa lang total yung pag-workout ko dito sa L3F. Bakit po gusto ano itong kettlebell workout? Gusto ko siya kasi very challenging, tsaka ang ganda ng progress sa katawan. Ayon pa kay Cheska, habang nagkasanay siya gamit ang kettlebell, pansin na pansin niya ang epekto nito sa kanyang pangangatawan. Ano yung mga natulong sa'yo nito, kettlebell sport? Madami eh. Ngayon ko lang, dito ko sa L3F natutunan yung mga quality forms, gano'n. Hindi ka talaga nagpa-plateau. Talagang parang mapapansin mong every month yung progress mo. Pilitin natin! Ready na ba kayo? Yes! Yeah!
Kabilang si Cheska sa mga sasali sa Snatch Fest, bagay na kanyang puspusang pinaghandaan. Paano mo siya pinaghandaan? Almost every day nag-workout. Ano lang talaga, kailangan lang talaga ng dedication talaga. Ano yung routine ng training mo? Almost 4 times a week. Gaano katagal yun? Usually, inaabutan ako ng an hour to 2. Bago mag-umpisa ang Snatch Fest, tinanong namin si Coach Vinny Aison kung ano ang hinahanap nila sa tatanghaling kampiyon. Ano ba yung hinahanap mo sa scoring? Yung proper lockout, hindi to. Kasi yung hinahanap mo yung fixation sa taas, yung end ng rep. Ang hinakount namin kaya kami may judges kasi hindi lang simpleng basta-basta mabinabato pataas. Kailangan talaga nakalock. International level yung hinahabol namin na lockout. Yun yung tinuturo namin. Tsaka pinapractice nila yun. Message sa mga televiewers, lalong-lalo na sa mga gusto sa mga. Ito yung pinakamagandang method of exercise. Ito yung pinakamagandang fitness sport na masasalihan ng isang simpleng tao. Isang baka lang ang kailangan ko pero ang dami mo na maka-achieve. Ika nga ng kasabihan, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya naman sa pagsisimula ng taon, maiging simulan o ipagpatuloy natin ang pangangalaga sa ating pangangatawan. Sa ganitong paraan, ay mapapanatili natin ang ating kalusugan at kaya nating harapin ang anumang uri ng hamon sa buhay. Sana mo na ibigay ninyo ang isang espesyal na pagtatanghal na aming palantunan na kapag-atid ang kakaibang aral at leksyon sa buhay. Sana na pari po, Racer Langit, inupos si Paring Ray. Ako naman, si JR Langit. Laging tandaan sa namang laban, Kasangga Langit.